Patuloy po na naghihinagpi sa mga kaanak ng ilang namatay sa linggol sa Pampanga nito pong Lunes. Dumagdag sa listahan ng mga pumanaw ang isang batang 2 taong gulang na nahulugan po ng hollow blocks. Balitang hatid ni Marisol Abdurrahman. Tila nanumbalik ang takot sa ilang pasyente sa Jose Bilingad Memorial Regional Hospital sa San Fernando, Pampanga. Nang muling umuga ang lupa na pabalikwas at lumikas agad ang mga pasyente. Naalarma sila, so nagbabaan sila sa building. And we gathered them, accounted them. Nang matiyak na wala ng lindol, kumalma rin ang lahat. Sa ospital na ito dinala ang karamihan sa mga nasaktan ng lumindol nitong Lunes. Kabilang dito ang 2 taong gulang na si Romel Tamtam Papasin na nabagsakan ng hollow block sa kanilang bahay sa Florida Blanca. Binawian na siya ng buhay. Respiratory failure, nag-fail na yung lungs niya sa intake ng hangin ba? Oo, yung paghinga. Ang natitirang pasyente naman sa Jose Lapid Hospital sa Porac na si Rosin Gotis, maayos na ang kondisyon. Lumundag ako dun sa parents, yun, natamaan yung ulo ko, dun sa sa flooring. Ilan sa mga empleyado ng Gumong Chuzon Supermarket na ospital din, nagsitalunan sila sa stage ng gym kung saan sila natulog dahil sa takot ng muling lumindol. Nagpanig po kami, sa trauma po namin kasi, akala siyempre, gusto ayaw na po ulit namin mangyari, nagsitakbuhan po kami. Kahit na mataas po, tinalo na po namin. Okay. Mga contusions lang nakikita natin sa mga konting abrasions. Iika-ika sila, tsaka may mga bruises. Karamihan sa mga nakaligtas sa lindol ay balot pa rin ng sobrang takot. Gumaling man daw ang sugat na kanilang natamo, hinding-hindi raw nila makakalimutan ang trahedya na kanilang naranasan na muntik na nilang ikamatay. Ang stalker na si Armando Tojo nagtago at napaluhod na lang daw sa likod ng poste ng lumindol nitong Lunes. Puro halikabok ko lang po yung nakikita ko muna. Tapos may mga kisami po sa likod ko. Nanginginig po ako na suka po ako ng suka sa sobrang takot po. Hindi rin sukat akalain ng bagger na si Jonel Garcia na makakalabas pa siya ng buhay. Kala ko nga po mamamatay na ako nun. Daming nagbabagsakan na malalaking bato. Nakakatakbo tapos natutumba po. Lumapang po ako. Bumagsak naman mula sa second floor ng gusali ang kaherang si Grace Ann Mercado at natabunan, pero nakaligtas matapos lumusot sa maliit na butas. Halos magunahan po kami sa may butas kasi maliit lang po yun eh. Yung pader po kasi parang konting galaw lang, parang babagsak pa. Malaking trauma ito kasi nakita niyo naman itong 2 a.m. nagkaroon ng earthquake. So nagsitalo na sila ulit kaya yung trauma nandyan pa. Kung ang ilang pasyente, maswerte pang maituturing na galos lang ang natamo, matinding hinagpis naman ang nararamdaman ng ilang namatayan. Si Lalaine, hindi pa rin daw matanggap na binawi ng lindol ang buhay ng kanyang 2 taong gulang na anak na si Sofia. Wala raw siyang nagawa nang biglang gumuho ang pader ng kanilang kapitbahay sa kasagsagan ng lindol noong Lunes. Hindi ko na siya mabuo kasi kasama ko yung 2 kong anak. Baby pa yung isa. Nung binalikan ko siya, nadagala na siya ng pader. Wala na siya. Ang ngiti na Sofia, tanging sa mga larawan na lang daw niya, masisilayan. Mabait po, malambing. Hindi ko po akalain. Biglaan po. Kasabay ng pagguho ng Chuzon Supermarket, gumuho rin ang pangarap ni Jason de la Cruz para sa kanyang mag-iinang na ipit sa gusali. Mamimili lang daw sana silang mag-anak, pero naunang bumaba sa tricycle ang asawa niyang si Manilyn at 2 anak. Ang 1 taong gulang ni si Hailey at 6 taong gulang na si Jacob. Hinihintay nila ako, kaya lang hindi pa napatay yung makina ng ano. Di ba ako nakapag-park, biglang yumaling na yung... Tapos biglang gumuho na yung gusali, hindi ko na sila nakita. Hindi raw makapaniwala si Jason na bangkay ng matatagpuan ang kanyang mag-iina. Unang nakita sa guho ang katawan ni Hailey na nakakapit ang kamay sa kanyang ina. Mahirap man daw bumangon na wala na ang kanyang mag-iina, gagawin niya raw ito para sa kanila. Mahal na mahal ko po yung mga yan. Hindi po sukat ang lahat na ganun kabilis, mawawala. Mula rito sa Porac, Pampanga, Marisol Abdurrahman, GMA News.